corrugated. Corrugated. Basta corrugated. Hello guys, magandang araw. Andito na naman tayo sa isang bagong video natin. Part 5 na po ito ng video series. Kung hindi nyo pa napanood yung part 1 hanggang part 4, lilink ko lang dyan sa description sa baba. Doon ay itinakil ko yung mga mula foundation hanggang sa walling. Sa second floor ko, yung flooring ng second floor, yung structure. So ngayon ay nandito na tayo sa part 5. Ang part 5 ay ang ating kisame, saka pati na yung roofing. Kung magkano kayo nagastos, anong mga materials na ginamit, ay aking itatakil ngayon. So, nandito tayo sa loob ng kwarto ko. Mainit kasi sa labas. So, pag-usapan natin ngayon yung roofing ko na ginawa, kasama na yung kisame, ano, magkano ang na-budget ko. All in all, ang nagastos ko dito ay nasa 40,453 ang aking nagasto dito sa aking roofing at pati kisame. 10 by 25 feet ang laki nito. Yung yero na ginamit ko dito guys ay ang tawag nila doon ay corrugated. Corrugated, basta corrugated. So yan, yero. 18 pieces na corrugated roof, color roof ang tawag nila doon. So yan, 18 pieces na color roof, 2.59 meter by 1 meter. Tapos ang kapal niya 0.40 millimeter. Yan ang kapal niya. Tag 374 each. Bumili ako ng 18, so nasa 11,435. Yung roof pa lang yun. Ang nagasto ko doon, yun na. Tapos yung ridge rule, yung pinaka dito sa banda, kunwari yung ano mo, bubong, ganyan. Yung dito sa pinakadulo niya, yung pinakadugtungan, mayroong pang takip doon. Yun ang ridge rule na tinatawag. So, sa ridge rule, ang nagasto ko, 470 ng isa, 4 pieces ang binili, 1,668. So, yung ridge rule kasama na yung roof, yung corrugated na roof na pula, nasa 25,000 na siya. Wala pang ano yan, hindi pa kasama ang mga ang ano dyan, labor, yung pagkabit. So dito tayo sa gutter. Yung gutter guys, kakilala namin ang gumawa, so medyo nakamura kami. Gutter, labor materials na siya. Yung labor materials niya 12K, kasama na sila na din ang nag-install nitong bubong na pinagawa namin. So 12K lahat, kasama na yung gutter. So 25,103 plus 12K, magkano? Nasa 30,703. So yan. Tapos yung roof namin guys, gusto naming ma-DIY. Sinubukan ng tatay ko na siyang nagkabit ng roofing, yung mga yero. Ang problema guys, hindi na talaga makaya kasi mataas siya. Hindi sanay ang tatay ko sa mataas. Halos mga 20 feet din siya. Pag nasa taas ka, nakakalula na din yon. Tapos gigewang-gewang pa yon kunti. So nakakalula siya. So nag-surrender ang tatay ko, hindi niya natapos. Pinagawa niya dito sa gumawa ng gutter na kakilala namin. So yun, 12K ang labor materials. So nasa ano na, 30K. Tapos dagdag pa natin yung C-par lens na yung pinaka-skeleton na nakalagay doon sa taas. Tapos yung angle bar. Tatlong angle bar na 2x2 ang angle, tapos 4mm ang kapal nun. Hindi ko alam ang price nun kasi hindi ko nakita dyan sa mga resibo. Pagpalagay na lang natin, 500. Tapos yung C-par lens na 2x4 na 1.2mm ang kapal, 925 ang isa. So i-plus mo siya lahat, nasa 40,453.
kasama na ang material pati labor. So yan ang nagastos ko dito sa aking roofing pati gutter. Wala pa yung drain pipe, walang nakalagay na drain pipe. So ikaw pa, bibilihin mo pa yung drain pipe. Nagawa ko ng isang drain pipe dito, may video ko diyan sa baba. Hindi yung standard, so kayo nang bahalang tumingin kung gusto niyo panoorin. So ayan guys, ang aking kwentada dito sa nagastos ko sa roofing ko sa taas. Sa nakaraan nating video, may mga nagtatanong kasi sabi ni Danielo Corpus, sabi niya, maganda sir, metal screw, lubog pa yung ulo, luluwang yung rivets kasi aluminum siya. Hindi ko alam kung ang rivets ay luluwang, pero yung sinasabi mong lulubog ang ulo, yung metal screw, siguro mas maganda yun. Kung balak mo talagang yung flawless yung flooring mo, makinis. At saka may follow up dito si Christopher Pagobo, countersink drill bit ang gamit, sir. Marami sa Lazada at Shop or Shopee. Sabi ni Danilo Corpus, kusa naman lumulubog yung ulo ng screw, paghigpit ng screw, basta flathead. O, flathead screw, yung self-tapping screw. Yun nga, self-tapping screw ang tawag pala doon guys. So, kung gagawa kayo ng ganitong flooring, ang advice nila, mas maganda daw, hindi rivets. Ewan ko lang ha, pero sa tingin ko, maganda na yung rivets para sa akin. Pero kung gusto nyong gamitin yung self-tapping screw, yan kayo pong bahala. Pareho lang naman siguro, hindi ko alam kung ano ang mas mabuti at ano ang hindi mabuti. So, yan, self-tapping screw ang tawag daw doon. Nagtanong din dito si Luisa Muntumulin, sabi niya, boss, bakit hindi ka gumamit ng semento? Hindi ako gumamit ng semento kasi iniisip namin na mabigat na. So, isemento mo pa yung flooring. So, marami ka nang iisipin na baka mabigatan yung foundation. Sa bagay, bakal yung haligi nito at saka yung walling niya matibay din. Pero hindi kami gumamit ng semento para for safety purposes na hindi mabigatan masyado yung bahay at baka madisgrasya tayo. So, mas madali din gamitin itong plyboard na 3-port. Mas madali lang siyang install at saka yung mga bakal. Sa tingin ko lang, pareho lang sila katibay. Ang nakaano lang dito sa plyboard, pag anayin or mabukbok, yan, masisira siya. Kayo nang bahala kung gusto nyo ng simento. Mas patibayin nyo ang pundasyon ninyo kung sisimentohin nyo din yung second floor. Pwede din daw, sabi ni Jerome Uy. Sabi ni Jerome Uy, use 18 to 20 calci fiber cement. Parang yung makapal na version ng Hardiplex. Yung makapal niya na version, walang anay. So, pwede din yun. Yun sana ang plano namin nung ginagawa namin itong flooring. Kaso lang, hindi kaya sa budget. Mahal kasi yun. Makapal siya masyado na Hardiplex at mabigat din. Mahirap siyang iakyat dito sa second floor. Nagtatanong si Jotrix TV, sabi niya, Idol, kung 3 meters lang ang lapad ng bahay mo, pwede nang walang trusses para pag nalagyan mo ng plywood, yung ceiling mo rekta na at maganda tingnan. Okay yun na walang trusses kasi itong bahay ko may second floor kasi kaya may trusses siya. Pero kung wala ka namang second floor, huwag mo nang lagyan ng trusses sa gitna kasi pangit siya tingnan. Ikisame mo na diretso. Shout out kay Gerald Tuyugan, salamat sa support mo sa akin channel, boss. Ener Soriano, salamat sa support mo sa akin channel, guys. At sana ay manatili kayong supporter ng aking channel. Shout out din sa lahat ng mga nag-comment at mga nanood ng aking video, mga subscriber. Salamat sa support nyo sa akin channel, guys. Sana ay manatili kayo at tayo ngayon ay papunta na ng 9K, 8,500 na tayo. So sana keep on supporting. At hanggang dyan ang aking video, guys. Kung may natutunan kayo, like and dislike, kayo pong bahala. At sana ay mag-subscribe kayo sa aking channel. At i-like nyo rin yung Facebook page namin, kalink sa baba. Pati na yung aming Instagram. At hanggang dyan, hanggang sa susunod kong video, guys. Keep watching and keep supporting. Keep safe. Salamat.